Hi mga nakshis, this is Chad Kinis and welcome back to my channel kung saan bawal ang mega hate and bashing! And for today's video, medyo kakaiba po muna tayo ngayon at sa mga susunod pang video ngayong December. Sa dami-dami ng pinagdadaanan ng mga tao at buong mundo ngayon, lalo na ngayong pandemic, susubukan po natin ngayon maghatid ng ngiti sa labi ng mga ilang tao. Sabi nga nila, hindi man natin mabago at matulungan ang buong mundo kung meron kang mapapasaya kahit isang tao lang. Malaking bagay na yon. At yun ang gagawin natin ngayon at sa mga susunod pa nating videos ngayong December dahil ito ang tatawagin natin Christmas special vlog ko na Give Love and Laugh on Christmas Day. At para sa ating unang kwento na pupuntahan natin ngayon, meron kasi ako nakilalang isang graduating student na grabe ang diskarte sa buhay at talaga naman nakaka-inspire. Student council na, student leader pa, scholar, yamasiyahin. Pero ang hindi alam ng iba ay meron siyang pinagdadaanan at talaga namang matinding problema at dagok sa buhay na dinaranas ngayon. Kung ano ito ay alamin natin at samahan po ninyo ako. Agad na pumunta ang aking team sa Makati para makausap ang ating unang letter sender at mas makilala natin kung sino nga ba talaga si Junjun sa mata ng kanyang mga dating kaklase at guro. Si Junjun, nakilala ko siya because of the student government or student council. First year pa lang siya, officer na siya. Eventually, nakakatuwa kasi na-develop yung leadership skill ni Junjun. Siya yung tipo ng tao na student leader talaga. Until such time na nalaman ko, si Junjun pala is one of the students, least fortunate student. Mahirap yung situation ni Junjun. Kung sasabihin yung buhay ni Junjun, magiging isang magandang kwento ng MMK. Open siya sa kanyang situation. Hindi niya kinakaya yung kanyang situation. And siguro yun yung reason kung bakit madaming tao, madaming adults, teachers, ang nire-respeto din sa kanya sa sitwasyon niya. Ayan. So ngayon, pupuntahan na natin si Junjun. Samahan niyo ako mga nakshis. Bali. Ito na siya. Ayan. Hi, Junjun! Hello po, mga Chad. Mga nakshis, si Junjun. Ang sinasabi kong bago natin nakilala na... Kamusta ka naman? Okay naman po. Siya po ang sinasabi ko sa inyong student council, student leader, tsaka... Parang masiyan, tsaka parang masigla kumain, no? Junjun, teka lang. Bago ang lahat, kaya kita pinuntahan dito kasi nga, nabalitaan ko na meron kang isang magic place. Kung saka tumitigil, tumitimo. O, taray, tumitimo. Saan ba? Dito ba? Pwede naman po, pero sa tapat lang po niyan. Sa tapat nito? Opo. Saan yan? Bali, ito po. Ah, dito? Pwede mo ba kaming samahan? Ipakita mo sa amin kung taan yung magic place. Yes, no? Of course naman po. O, sige, let's go. Samahan nyo kami ni Junjun. Ito, saan tayo papasok para makapunta sa magic place mo? Kuya Chad, kung makikita niyo po itong maliit na pinto, dyan po tayo papasok. Ah, ito? Yeah. Opo, ihanda niyo na lang po yung tuhod niyo kasi hahakbang po tayo ng mataas. Kasya ka ba dito? Yes po. Talaga? O sige, pasukin natin ang sinasabing magic place ng Junjun. Tuturo ko po sa inyo kung paano tumaas. So, bale, ito may technique, may technique para pumasok. Bale, ito po. Tapos, ito. Kakapit muna dyan. Dito muna. Opo. Pag hindi ba kumapit dito, hindi makakapasok? Parang ganun na po. Charos. Okay. Aray ko. Ayan. Oh my gosh. Aray ko. Oh. Okay. Junjun. Opo. Ano lang? Pa-explain lang, bakit mo tinawag na magic place to? Way back 2010 po, dito na po ako nag-i-stay without electricity. Nag-i-stay, ibig sabihin dito ka nakatira? Opo. Simula kailan? 2010 po. Dito ko po binuo yung pangarap ko. Simula po ng 2010 until now po. Balang 12 years or 15 years na po ako nakatira dito sa munting space na to. So dito ka nakatira? Yes po. For 15 years? Yes po. Habang nag-aaral ka? Yes. Pinaniniwala naman po ako na ito is impossible po. Kaya ito pong maliit na to. Ito po yung nagsilbing tahanan ko nung grade 7 until now po na mag-graduate na po ako sa college. Nagulat kami one time. Bumaba kami, summer in, EDSA, Australia. Sabi ko, dyan saan ang bahay ninyo? May tinuturo lang siya, sir, dyan. Yung may malaking lote, gano'n. Like, oh, okay, sige. Until such time na nalaman ko na bahanting lote lang talaga. Hindi naman sa ine-exage ko, but yun talaga yung bahay. At ako mismo na surprise nung nakita ko siya. May lungkot. Oo, may lungkot. Kasi si Junjun kasi yung tipo ng
Oo, ganun yung sitwasyon niya, pero ginagawa niyang biro yung bahay nila. For example, yung 7-Eleven sa tabi nila, sabi niya nung pumunta kami doon, yun daw yung sala nila. Tapos yung CR niya nasa kabila, so nakiki-CR lang siya. Tapos so, sinabi niya doon na ang laki daw ng bahay niya, yun nga may salang 7-Eleven, tapos yung CR niya nasa kabila, tapos yung kwarto niya nasa bakanting lote. Ginagawa niyang biro lahat ng mga sitwasyong nangyayari sa kanya. Junjun, paano ka pala, alam mo, paano ka napunta dito sa lugar na to? Paano nyo ito nakita? Paano nyo napag-desisyonan na dito ka tumira? Actually po, Kuya Chad, yung dati po, yung bahay po namin is doon sa kabilang street. Ayun nga po, nakakalungkot kasi po, pinaayos po ni ate ng yung bahay. Tapos 5 days po, biglang dinemolish. So, ito pong bakanting lote na to, ito po yung pangalawang lugar namin sa Makati. Okay lang ba, silipin ko yung loob? Ay, yes po, Kuya. Para. Sorry po kung makalat. Okay lang. So, dito ka talaga natutulog? Opo. Dito ka nakahiga? Yes. Po. Hindi ka ba naaano? Paano pag halimbawa yung may bagyo, ganyan? Ayun po, actually po nakakatawa po kasi since nung pumasok po ako sa barangay, kapag may bagyo po, yung mga barangay staff po, dun po ako pinapatulog. Pero po kapag kaya ko naman po, actually, dito lang po, ayan po yung space na po na yan. Tapos dyan po, kapag naalala ko po yung may malakas na ulan or bagyo, lumipad po to. Itong bubong, opo. Nilipad tong bubong. Opo, tapos right after po nung nilipad, inayos ko po agad. Kasi may mga mahalaga po ang gamit, yung libro ko, yung mga certificates ko po. So, yun po, dito lang po ako basically, natutulog, umihiga, kumakain. Yun po, dito po sa space na. Bilang estudyante, siyempre wala kang kuryente dito. Opo. Paano ka nag-aaral? Nag-aaral po ako nung last term po or last year po, third year college po ako. Nagpa-fundraising po ako, which is yung piso para sa laptop ni Junjun. Ang saya-saya ko po kasi nakalikom po ako ng pambili. Ng laptop? Opo. Bali po ngayon may ginagamit na po akong laptop. Tapos yun po, parang ano po, yung barangay hall po, doon po ako nag-charge. Tapos yung may mga tablet po na binigay ng scholarship ko po, doon ko po sinacharge. Tapos if ever po na hindi po ako pumupunta ng barangay po, yung mga kaibigan ko po dyan sa kabila, sa tapat po, dyan po ako nagcha-charge at nag-i-give po. Nakakatuwa na may mga taong, may handa rin tumulong sa'yo, yes, na maagapay sa'yo, kabila ng lahat. Kaya po, hindi ko rin po sila nakakalimutan dahil tinutulungan ko rin po sila. Siyempre po, payback time or ang bilang pasasalamat sa kanila. Tapos ito yung mga gamit mo. Yes po. Saan ka naglalaba dito? Minsan po dito po, sa tinayuan niyo po kanina. Pero po, pag may allowance po coming from scholarship, since only lang naman po yung gamit ko, pinapalaundry ko na lang po. Kasi nga walang tubig dito. Opo. Tapos ito, anong laman yan, Jun? Bali po, ito po yung damitan ko po. Po tapos may mga certificates po. Ah, certificates na ano yan? Yung nag-graduate po ako. Yung mga medals ko po kasi nasa Antipolo po. Yung nag-graduate po ako ng grade 12, naka-receive po ako ng 8 medals. 2-4 with honors po, tapos 6-4 leadership award po. Wow, that's so nice. Ito po yung mga certificate. High school. Oh, honor. So consistent honor ka talaga. Yes, kaya scholar ka ngayon. Ano yung bagay na push sa'yo para magtiis sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Lalo na yung 10 years, hindi biro na nakatira ka dito, tapos nag-aaral ka pa. Bakit? Ba't mo pinili na magstay dito? Ever since po kasi ang naging rason ko po para lumaban is yung pamilya ko po. Gusto, lalo na po sila mama at si papa. Kasi po, si papa po, tricycle driver, tapos si mama po Tagalaba. Ang iniisip ko po, sana pag nakatapos ako, pabigyan ko sila ng bahay. Ayun po talaga yung number one goal ko at long term goal ko po kapag nakapagtapos ako. Kasi ang kinukuha ko po pala, by the way, is ano po, edukasyon po. Gusto ko po maging teacher at sana po, in the future, marami pang mga estudyante na gumaya at hindi mag-stop kung ano po yung kahirapan na pinagdadaanan nila. Kahit anong mangyari, lalaban, yes, sa buhay, no? Ayun po. Sabi nga po ng teacher ko dati na walang mahirap sa taong may pangarap. So yun din po, ipinangahawakan ko rin po yun. Kasi ayun nga naman po, sino po naman po tayo na umangal, na araw-araw naman po tayo nakakahinga. Ang gagawin lang po natin talaga is umisip ng paraan kung paano lalagpasan yung problema. Hanga ako sa iyo. Pag pamilya mo talaga ang nasa sentro ng buhay mo, gagawin mo lahat, eh, no? Yes po. Ilalaban mo lahat, no? Bakit, nasan ba yung mga magulang mo ngayon, Jun? Sila mama po, tsaka si papa po, tapos yung 5 ko pong kapatid, nasa Antipolo po. Ayoko pong dumagdag sa iniisip nila mama since ang dami na po namin. At gusto ko po mag-solo para po pagdating po ng
mga ilang taon po, may maihaharap na po ako kay La Mama na ito po yung dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Yun po, para kasi pag pumunta po ako doon, may isip ko lang po kasi hirap lang din po si La Mama doon eh. Nangungutang, nangihiram po. Kaya parang ako na lang po yung basically yung lumayo para makapag-isip po kung paano ba makakatulong po. Pag meron pong scholarship na allowance po, binibigay ko La Mama. Tapos yung allowance po sa barangay, ganun. Kapag kailangan na kailangan ko po, lalo na po sa thesis ko, kakagawa lang po namin ng thesis, tapos ipapublish na po, kailangan na kailangan po ng pera. Yun po. Parang 70-30 kapag merong natira kay La Mama po. Pinapadala mo din sa kanila lahat. Opo. Tapos kapag may natatanggap po ko, grocery po, yung mga tumutulong po, binibigay po ko kay La Mama. Talaga. Parang ano kasi, di ba, ang sa nakikita ko ngayon, tolda, kasi gawa po siya sa tolda, sa karton na pinagtagpi-tagpi, 10 taon ka na dito. Pero hindi baka sa mukha mo eh, alam mo yun, kita-kita sa mukha niya yung pagiging positibo sa buhay, yung positive outlook. Yun ang importante sa isang tao, yung handang lumaban, handang magtagumpay sa buhay. At yun ang nakikita ko sa'yo. Yun ang, parang yun ang nababasa ko sa'yo, sana lahat ng tao ganyan ang pananaw sa buhay, yung kaya magtiis para sa maganda kinabukasan. Sa mga kabataan din, na sana binigyan kayo ng pagkakataon, huwag niya sayangin. Kung si Junjun nga po, nagtitiis dito para lang maigapang, mairaos ang, alam mo yung sariling pag-aaral para sa maganda kinabukasan para sa kanya, para sa pamilya niya, sana gawin din ng ibang tao, di ba? Jun, paano ka pala nagsi-CR dito? Like, saan ka naliligo? Yung tinayuan po natin kanina, yun po yung nagsisilbing, dyan po ako naliligo. Dito? Opo. Dito ka naliligo? Opo. So dito siya naliligo. So nag-iigib ka. Saan ka kumukuha ng tubig? Doon po sa kabitbahay po namin. Ah, talaga? As dito ka na naliligo. Pero in fairness, ha, naka-kojic soap ka. Yun naman ang maganda talaga, no? Talaga namang ano? Silka lang po. Ah, silka. Wow. Alagang silka. Nakakatuwa. June, ikaw, kung mabibigyan ka ng pagkakataon sa buhay, ano ang gusto mong magbago? Siguro po, para na lang po sa kila Mama tsaka kila Papa po. Kasi actually, contento na po talaga ako. Gusto ko na po kila Mama, kila Papa. Yung buhay po, yung parang walang utang, walang problema, ganun. Parang dun na lang po ako talaga, basically, na umaasa na mangyari in the future kapag nakatapos. I'm speechless na, alam mo yun, talagang diniskarte mo lahat to. Hindi biro ang 10 taon, that makes you 13 years old pa lang. Opo. Sobrang bata mo nung nag-desisyon ka. Grade 6 ka, nakagraduate ka ng high school. Ng senior high po. Ng senior high. Tapos ngayon po, nag-graduate po ng college. Nandito po talaga. Late tas, promise po talaga, Kuya Chad, para sa pamilya po. Pandemic pa. So nakikicharge, pag nagre-review ka, nakikicharge ka sa ibang po. Sa pupunta pa akong barangay, ayun nga po kagandahan po kasi nakilala ko po talaga yung SK or napasok po ako sa Sanggunian Kabataan kasi ano po eh, ang laking pagbabago. Kasi po kung wala yung SK, hindi ako makakapunta ng barangay, makakapag-charge, yun po, totally po talaga. Tsaka bukod sa SK, nabalitaan ko ano ka, student leader ka din. Way back 2017-2018 po, ako po yung president po ng student council ng Pitogo High School po. Tapos buong Makati po ako po yung secretary po. Ano po, parang grade 5 pa lang po, nasa dugo ko na po yung pagli-lead po. Until now po. You are a born leader. Yes po. Kaya ano, you lead your life. Yes po. Diba? You lead your life and no one can stop you. Yes. Ilang taon na lang bago ka makagraduate? Actually, hindi po taon eh. Buwan na lang po eh. Buwan na lang? Yes po. Parang next year po, August. Wow. Hopefully po, cross finger po, na sana po, on time po yung graduation. Ibibigay yan ng Panginoon sa'yo kasi kita niya naman yung determinasyon, diba? Ayaw ko po talaga mag-stop kasi ayun lang talaga yung mabibigay ko kay La Mama. Bali po, 9 po pala kami kasi may 3 anak po si Mama sa una. Pag nakagraduate po ako ng college, ako pa lang po yung nakagraduate ng college kasi po yung pinaka-ate ko, second year high school lang po. So parang pag lumipat ako ng bahay at mag-stop po, bali wala lang po. So parang talaga po para sa pamilya, lumalaban po talaga. Nangyayari lahat yan ng pangarap mo at naniniwala ako sa'yo. Thank you po. You have such a great story. Ito pa lang, itong kung saan ka nakatira, kung saan kung anong ginagawa mo, sa pag-aaral mo, pagsusumikap mo, saludong-saludo ako sa'yo, Junjun. Thank you po, Kuya. Thank you for sharing your story sa amin, sobra, as in. Nakakatuwa naman, no? Talagang alam mo sa sarili mo yung gusto mo, yes, yung gusto mo mangyari sa buhay mo, at handa kang tiisin lahat ng hirap para lang marating ang pangarap mo.
Tsaka gusto ko yung sinabi niya, no? Walang taong mahirap, taong may pangarap. Tama ba? Yes, no? Nakakatuwa yun. Totoo nga naman, no? Pag nangangarap ka, tsaka dapat, kung may pangarap ka, meron ka din dapat yung push sa sarili at sa buhay. Yes po. Kasi parang wala naman pong tutulong sa sarili natin, kundi yung sarili lang po talaga natin. Tama ka dyan. I couldn't agree more. Tama ka dyan. Alam mo, ang laki nitong bakanting, in fairness, ang laki nitong bakanting lote na, ano ha, na pinag-iistayan mo. Wala ka bang ano dito? Wala kang nararamdaman, nakikitang kakaiba. Wala. Kasi diba ganun, pag mga bakanting lote daw, may ahas, may insekto, o ano? Wala po, Kuya Chad. Ano po, yung mga kakilala ko po, may nakikita po silang ahas, nananakot sila na, ay, Jun, may nakita ko dyan. Pero ako po talaga wala. Talaga? Actually, po, wala po talaga akong nakita. Start po nung tumira ako dito. Wala akong naramdamang ahas, wala akong ano. Baka naman umaalis yung ahas, sasabihin, ay, dyan ay may ari, alis tayo. Ayun po, hindi. May mga pusa rin po kasi dito. So, parang, ayun po yung bantay ko sa ahas. Diba, sabi nga po nila, yung ahas takot sa pusa. Mm-mm. Kaya po, super dami ng pusa dito tuwing gabi po. Ah, talaga. Pag natutulog ka dito, what keeps you company? Yung every time you close your eyes, every time na matutulog ko dito, kada araw na lumilipas, ano yung nasa isip mo? Ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, tuwing matutulog ka, kada lilipas ang isang gabi? Iniisip ko po talaga na kinabukasan, panibagong hamon, panibagong problema, at kakayanin ko po talaga. Ayun nga po, kagaya po ng paulit-ulit ng sinasabi ko para sa pamilya ko po. Kaya po ako nagigising at lumalaban po. Very good. Bongga. Saludo ako sa iyo. Sobra. Sobrang inspiring ng lahat ng sinabi mo. You are a man of wisdom. And ano ka, isa kang inspirasyon at ehemplo sa ibang tao. Pero ngayon, June, alam ko naman kasi para ano, parang medyo makagutom ka. Nagugutom ka ba? Pwede naman po. Ade, June, samahan mo muna kami ngayon. Pinipuntahan lang tayo para makakain tayo. Ha? Sige. Tama ka, ha? My gosh. Alam mo yun, maganda yan. Kahit anong hirap, nakakangiti ka, nakakatawa ka, alam mo yun, nagagawa mo yung dapat mong gawin. Opo. Walang nakakapigil sa'yo. At yun na naman ang mahalaga, di ba? Opo. Kaya ngayon, wala rin makakapigil. Nakakain tayo. Mm-hmm. Kaya samahan mo kami, ha? Okay po, kaya. Samahan nyo kami mga nakshis, ha? Kakain tayo. Let's go. June, una ka na doon. Una na kayo sa car, June. Go lang. Sakay ka na dyan. Kaya tayo. Sige, sakay ka na, June. Tita pa. Oo. Sakay ka na dyan. Yan. Okay. Hindi niya alam, meron tayong hinandang surpresa para sa kanya, para makatulong sa kanya at sa pag-aaral. So, ang alam niya lang, kakain tayo. Pero yung staff ko, tsaka ako, tsaka sina Mamweng, ay nakausap ko na rin bago pong pumunta dito. May hinanda tayong sorpresa para sa kanya. Sana makatulong sa buhay niya. Kung ano to, halika kayo, samahan niyo. Okay mga nakshis, okay, yun po. Akala ni Junjun kakain lang kami dito kasi dyan may Lawson dito. Kasi nga sabi ko sa kanya, huwag tayo mag-fast food ha, bili lang tayo sa Lawson. Ganon, charot-charot. Pero hindi niya alam na dito mangyayari yung malaking surprise para sa kanya. Okay, kasi nakita niya naman po mga nakshis yung kanyang tinutuluyan, yung kanyang pinagdadaanan, bilang lahat ng kanyang kasipagan, eh siguro deserve naman po ni Junjun ng mas maayos na tirahan at matutulugan. Kaya tayo nandito ngayon sa My Town, New York, kasi ito po yung isang magandang dormitory na kung saan ito ang magiging sorpresa natin para kay Junjun. Bibigyan natin siya ng maayos na tirahan, tulugan, kung saan merong kuryente, wifi, maayos na higaan, maayos na CR, at marami pang iba. Yung lugar na kung saan ka talaga pwede makapag-aral ng mabuti hanggang sa makapag-graduate si Junjun. Kaya naman samahan niyo po ako, surpresahin natin si Junjun. Wala siyang idea, as in, akala niya kakain nga lang kami. Ang gagawin ko, sasabihin ko na, ano, MMing may pinsan ako na naghahanap ng matitirahan dito sa Makati. Papasama lang ako sa kanya sa taas. Tapos gilibuti natin yung dorm. Papakita natin sa kanya kung gaano kaganda yung dorm. Tsaka makikita niya rin kung gaano kaganda. Ang hindi niya alam, at the very end, dito na pala siya titira. Kaya naman mga nakshis, let's go and let's make someone happy. Let's go! Di ba maraming ganito dito? Maraming ganito dito. Manganganak yung ate ko kasi idadaling ko dito sa Maynila. Wala pang ano. Ha? Malapit na sa BGC, no? Makakanak kasi yung ate ko. Malapit na manganak yung ate ko. Eh, hanarap ako. Ayoko naman sa Batangas siya. Gusto ko siya dali sa Maynila. Tira, ano to? Parang condo.
Parang condo-condo. Isa mo tanong ka? Silipin muna natin bago tayo mag-ano. Bago natin tuloy. Sama ka, tara, sama ka muna. Para lang ano, para lang masilip natin. Pwedeng masilip, pwedeng masilip. Silipin, silipin lang natin to. Okay. Sama muna ako, silipin lang natin ha. O ate, tingnan mo to ha. So kasama natin si Junjun ngayon kasi magtutour tayo. Naghahanap ako ng bahay ng kapatid ko. Kasi manganak na, kailangan ng... Ayoko kasi sa Batangas siya. Ay, Shala! Shushal, ano to? My Town Co-Living. Shushal. Dual door. So, andito to ngayon sa penthouse. So, sa penthouse po, nandito ko lahat ng amenities ni My Town. Study room. Ah, may study room. So, ito mga rooms na to. Ay, oo. Automatic yung ilaw. So, pag dumadaan kami, ilaw. Ang bongga. Ay, dito. Pali ka dyan, samahan mo kami. So, bed sharing unit natin. Meron po microwave oven, mini ref. May storage din po sila tag-iisa. Ayan. Ate, nasa ang susi nito? Maganda, patingin nga ng itsura ng mga susi ng ganyan. Ay, ito ba? Ah, ganito lang itsura ng mga susi. Yes po, RFIDs po, mga keys natin po. Ah, RFID. Yes. Taray. Bathroom meron. Talaga, itong bathroom. Yes po. Ah, ayan. Tapos ito yung mga beds. Okay. Air condition. Yes, air condition. Bongga. Junjun, hawakan mo nga to. Kasi simula ngayon, Kuya Chad. Dito ka natitira hanggang makagraduate ka. Seryoso, Kuya Chad. Oo. Dito ka natitira. Babayaran namin lahat to hanggang makagraduate ka. Kasi masipag kang bata. Deserve mo to. Para sa'yo to. Wala kang iisipin. Wala kang poproblemahin. Ang gagawin mo lang, mag-aral ka lang mabuti para sa pamilya mo. Kompleto, kompleto na dito. Yan, pinakita namin sa'yo lahat ng amenities para alam mo na magiging maayos na ngayon. Yung... Kanang umiyak na iyak din ako. Hindi ko po kaya bayaran. Hindi ka, ano nga ba? Mag-aral ka lang mabuti. Gusto ko lang makita ka matagumpay sa susunod na mga araw. Maging maayos ang pamilya mo. Tumulong ka rin sa ibang tao pag kaya mo na. Thank you po, Kuya John. Walang ano man. Okay? Mag-aral mabuti para sa pamilya, para sa sarili mo. Wala kang problema, kumpleto na ito. Wala kang iisipin, mag-aral ka lang. Okay? Opo. Thank you po, Kuya Chad. And we will be paying this until makagraduate ka. Malambot na yung kama. Tingnan mo yung kama mo. Ay, may regalo nga palang My Town sa iyo. Ito, may regalong My Town sa iyo. Sa kanya ba to? Yes. Si Ate Margo umiiyak din. Ate Margo, umiiyak ka. Oh, Junjun nakalagay, welcome from your My Town family. Oh, may My Town family ka na, may nagkain ka. Thank you po, Kuya. Tingnan sa kanila yan. Ito po, alam ko pa na po ako magpapasalamat. Hindi, huwag ka magpasalamat. May microwave din, malambot na kama, hindi ka na mahihiga sa karton. Okay? Thank you po, Kuya Chad. Merry Christmas, Jun. Thank you po, Kuya Christmas. Chad. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Ano akala mo? Para sa ate ko talaga? Opo, Kuya Chad. Kasi... I-promise mo lang sa akin, mag-aaral ka mabuti. At tuparin mo lahat yung sinabi mo na tulungan mo yung pamilya mo para sa magandang kinabukasan. At pagkaya mo nang tumulong, ipangako mo sa akin, tutulong ka din sa ibang tao. Yes po, Kuya Chad. Promise. Okay? Merry Christmas, Junjun. Thank you po, Kuya Chad. Thank you po. Ayun po, mga nakshis. Naahatin na natin si Junjun sa kanyang bagong tirahan. Gusto ko lang pasalamatan, of course, ang My Town Co-Living, of course. Thank you so much. Iisang taong tumulong din para mangyari ito, of course, ang J. Aliana Vlogs 2. Yung kumari ko,
tandem kami lagi nun eh. Effective immediately, pwede ka nang matulog dito. Diba, Ate Marvy? Effective immediately, pwede ka nang matulog dito. Pwede ka nang magkakot ng gamit. Pwede ka nang lumipat dito. Okay? Mga naksis, ayun po. Hindi ko rin alam po paano. Na-overwhelm din ako sa kasiyahan kasi ang sarap lang tumulong. At ang sarap makakita ng mga taong deserving matulungan na talagang masaya. So, mga naksis, abangan niyo po ang susunod nating episodes dahil marami pa tayong papangitiing mga tao. Marami tayong papasayin. Dahil ngayong December po, it's give love and laugh on Christmas Day. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para maabangan niyo pa po ang mga susunod kong vlogs. Junjun, welcome to my town. Thank you po kuya. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Bye guys. Bye-bye po. Congratulations June and welcome to your new home. Congratulations June and welcome to your new home. Congratulations June and welcome to your new home.